celebrate ng mahal na araw upang gumitain ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nais ko ipaalam sa inyong lahat na si Hesukristo ay minsan lang namatay. At hindi na siya mamamatay pang muli. Amen? At minsan lang din siyang nagbangon mula sa mga patay at hindi na muli pang mauulit yun. Amen? Kaya sa init ng panahong ito, sa mahal na araw, kung ayaw mong maligo, huwag kang maligo, pero huwag kang tatabisahin. At sa mga panahong ito, sa mahal na araw, ayaw mong kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Ibigay mo sa akin ang karne mo, ako ang kakain. Amen? Okay ba yun? Okay pa yun till natin? In the book of Philippians chapter 2, beginning verse 6 hanggang verse 11. I'm reading from the book Mabuting Balita ng Biblia, Tagalog version. At ang sabi ganoon dito, simula ko siguro sa verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Yan. Ang sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Alam mo ang sekreto ng pag-angat? Ang sekreto ng pagtaas? Ang sekreto ng pagpapala, pagyaman, pagkatagumpay? No? The secret, no? The secret of blessings and promotions are becoming, no? Humble in the sight of God. Being humble in the sight of God. Yung tayo ay maging mapagpakumbaba. Yan. Hindi mapagmataas. Hindi mapagmalaki. Bagkus na habang tayo ay tinataas ng Diyos, lalo namang tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen ba? No? While we are being promoted by God, no? And tayo ay pinupromote ng Lord continually, our hearts, no? And our knees are continually bending before God. Amen. No? Tayo po ay mga taong hindi dapat makalimot kung saan tayo nagmula. Tama po ba? No? Nagmula tayo sa awat habag ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, ano man ang meron tayo at makakamit pa natin, iyan ay bunga lamang ng awat habag ng Diyos. Amen. Pakisabi nga po, Panginoon! Panginoon! Salamat po! Salamat po! Ako'y iyong kinahabagan. Ako'y iyong kinahabagan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano man ang ating kalalagayan ngayon, ano man ang narating natin ngayon, don't forget na ang lahat ng bagay na iyan, ang Diyos ang may gawa. Kaya ang sabi ng Philippians 2:5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ang liwanag ng sinabi sa Philippians 2:6 na si Kristo ay Diyos. Ano si Kristo? Diyos. Tao ba si Kristo? Diyos. Propeta lamang ba si Kristo? Diyos. Mabuting tao lamang ba si Kristo? Hindi. Kahit na siya ay Diyos. Si Kristo po ay Diyos according to Philippians 2 verse 6. At ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word. Big letter W. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Sa pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay ang Diyos. Sino ang salitang ito? Isa sa mga title ni Jesus Christ. At ang salitang ito, ang sabi ng Biblia ay Diyos mismo. At ang sabi ng John 1:14, I'm quoting from the John verse 1, no? At ang sabi sa John, ituloy ko na po hanggang verse 3, no? Siya ay Diyos sa pasimula pa lang. At ang sabi ginoon, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sino ang manlilikha? Si Jesus. Hindi po nilikha si Jesus. No? At hindi rin si Jesus, no? Ang unang tao sa mundong ibabaw na ito. Ang unang tao sa mundong ibabaw na ito ay sino po? Si Adan. Sabagat merong nagtuturo na si Jesus ay nilalang lang ng Diyos. At si Jesus daw ang first created being
of God by God. Hindi po totoo yun. Sabi ng John 1:1 ng verse 3, si Jesus ay Diyos. Sa pasimula ay naroon na siya, siya ay Diyos. At ang Diyos na ito ang lumikha ng lahat ng bagay. John 1:1-3 po iyon. John 1:1-3. At sa verse 14, nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Ang sabi sa John 1:14, no? And God became flesh. At ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Lingkod ng Diyos, nasa Biblia ba talaga na si Kristo ay Diyos? Nasa Biblia ba talaga na si Kristo ay Diyos ang nagkatawang tao? Opo. Saan matatagpuan yun? John 1:14. Baka meron ka dyang notebook at ballpen, isulat mo. O baka naman dala mo ang cellphone mo, pwede mo i-note sa iyong cellphone. Nakikinig pa ho ba tayo? No? John 1:14, and this God became flesh. No? Nagkatawang tao ang Diyos na ito. 1 Timothy 3:16, napakahiwaga ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay nagkatawang tao, 1 Timothy 3:16. Kung magkagayon, ano si Kristo? Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Maaring matanong natin, eh lingkod ng Diyos, bakit siya nagkatawang tao? Upang sa ganoon ay iligtas niya ang tao. Kung ay iligtas niya ay pusa, magkakatawang pusa siya. Since na ang iligtas niya ay tao, nagkatawang tao ang Diyos. Maliwanag po ba yun? Palakpakan natin saglit ang ating Panginoon Diyos na buhay. Nagkatawang tao ang Diyos. Ang liwanag po noon, John 1:14, 1 Timothy 3:16, at ang sabi ng Philippians 2:6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling ng pantay ng Diyos. Verse 7, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Opo, si Kristo ay sinilang kagaya rin nating tao. Ngunit siya po ay hindi tao. Ayon po sa aking napag-aralan sa family planning, kinakailangang magsama, maghalo, magmix, no? Ang egg cell at saka ang sperm cell in order to produce a baby. Tama po ba yun? Pero alam ba natin na si Birhing Maria ay biglang naglihi nang wala namang sumisiping sa kanya. Hindi pa siya sinisipingan ni Jose, ay nasumbungan ni Maria na siya ay nagdadalang tao. Kaya akala ni Jose na isahan siya. Kaya naman palihim na si Jose ay iniwasan si Maria. Sapagkat si Jose ay mabuting tao, ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Kaya palihim niya itong iniiwasan. Pero sa kanyang pag-iwas ay kinausap siya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon kay Jose, Jose, huwag mong iwanan si Maria. Sapagkat hindi kanya dinaya. No. Siya ay isang berehen pa rin. Ngunit nililiman siya ng banal na Espiritu. At ang kanyang nasa sinapupunan